Magsitayo po tayong lahat para sa Regina Chilling. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Alleluia. Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Hesukristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling naming sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badung. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao.
At matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno. At nakikinig naman ang bang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang mga bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong mga sambayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ulitin po nating lahat. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng maanghang anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalang. Tugon, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Humin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy, paruroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paruroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat inatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at nalalapit na tayo sa pagtatapos ng Season of Easter at sa linggo ay ang pagdiriwang na ng kanyang pag-akyat sa langit. So mayroon na lamang ilang araw? Ilan? Bilang? 4 days. 5 araw. 5 araw na lang, no? At kung sakasakali po, halimbawa lang, kung meron kayong 5 araw na natitira sa mundong ito, ano ang gagawin ninyo? Mga sasabihin, halimbawa lang po, no? Hindi ko naman pinagdarasal na sa linggo mamatay na tayong lahat, no? Kasi pag namatay naman tayo, sigurado ba tayong paakyat tayo sa langit o pababa? Pero may pagkakataon. Ngayon, kung sakasakali lang, mayroon ka na lang 5 araw na natitira sa mundong ito, paano mo ito i-spend? Paano mo ito isasabuhay? Ano ang gagawin mo sa nalalabi mong 5 araw? Isip mabuti, no? Kasi isa yan sa realidad, no? Maging si Jesus, ha? Maging si Jesus, natapos ang kanyang oras dito sa mundong ito. Kaya nga namamaalam na si Jesus, sabi, aalis na ako, pupunta na ako sa aking Ama. Kadalasan lang, siyempre, yung mga alagad nalulungkot, no? Kasi ayaw nila. At ito yung isa sa ayaw nating nangyayari sa buhay natin, yung paghihiwalay. Hindi ko alam kung ano yung dahilan ng iba kung bakit ayaw nilang payagang mawala ang isang tao. May mga dahilan na ayaw nilang umalis ang isang tao kasi yun yung sinasandalan nila. Pag nawala siya, paano na tayo? Laging ganun ang dialogue natin. Paano na tayo? Pag umalis siya, meron naman, siyempre, no? Ayaw dahil nga, siyempre, pag mahal mo, gusto mo makasama lagi. Araw-araw, nandiyan siya. Pero alin nga ba yung mas nangingibabaw? Bakit ayaw natin mawala ang isang tao? O umalis man lang? Kasi nakakalungkot kung yung dahilan natin, kasi siya yung inaasahan natin, at para bang minsan, nagiging selfish tayo. Ayaw natin siyang paalisin kasi sa pang-personal natin na kagustuhan, kasi gusto mo lagi may nag-aasikaso sa'yo, may nag-aalaga sa'yo, may nag-provide sa'yo. Kaya yung misteryo po na ayaw man natin, pero kailangan natin maghiwalay. Ayaw man natin, pero kinukuha ng Diyos ang isang tao na ayaw nating mawala.
Nasasabi pa nga natin, bakit ganun? Kung sino pa yung mabait, siya pa yung nawala. Mabait ba kasi inaasahan mo? Mabait ba kasi may naibibigay sa'yo? O kailangan mawala para matuto rin naman tayo. Kasi nasasanay na tayo na iasa na lang sa kanila ang ating pang-araw-araw na buhay. Isang pagtuturo din yun eh. No? Bakit may nawawala? Bakit may umaalis? Para mas makita din natin talaga yung katotohanan na sa Diyos lang naman talaga tayo dapat nagtitiwala at umaasa. At sa konting panahon na ibinigay ng Diyos sa atin ang taong ito na pinahalagahan natin para tayo mas matuto, umako ng responsibilidad. No? Anwawalan po, no? Di ba yung sa inyo po, no? sa atin? Hanggat nandyan ang sinasandalan mo, hindi ka natututong maging responsable. At ang nakakalungkot, no? Kapag nandyan yung taong pinahalagahan mo, nawawala sa eksena ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga ito, muli, no? Sa umagang ito o sa araw na ito na ipinapaalala sa atin, kailangan umalis ni Jesus. At ang kanyang pag-alis ay para din sa kapakanan ng kanyang mga alagad. Hindi matututo ang mga alagad hanggat nandyan siya. Hindi mapapalalim at magiging matatag ang mga alagad hanggat nandyan siya. Kailangan nilang isabuhay at kailangan makita kung mayroon bang natutunan ang mga alagad. At ito po yung pinapatunayan din, no? Kahit nga sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, itong sina Pablo at Silas, naging matatag. Pero alam nila, sandali na lang din ang kanilang buhay, pero sa kahuli-hulihan, naging matatag sila. Kahit ipinakulong, kahit ipinahagupit, hindi sila natinag, hindi sila pinanghinaan ng loob. Kung kaya't, ang kanila namang katapangan na ipinakita ay nagdulot naman ng pagbabagong buhay dito sa bantay bilangguan at maging ang kanyang buong sambayanan ay naniwala at nanalig kay Jesus. So tayo, kung sakasakali ulit, 5 araw na lang ang natitira sa atin dito sa mundong ito at ang sinasabi sa atin, at matuwa ka kasi iaakyat ka na sa langit. Huwag mong sayangin. Ipakilala mo sa Jesus sa abot ng iyong makakaya. Nang sa ganon, kung umalis ka man, magiging matatag ang iyong iiwanan. Amen. Atin ngayong dadasalin ang sabay-sabay ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Wala ba kayong kopya? Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain
at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at tubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkahinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuhon namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan nabis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungso, ipanalangin mo kami. Maupo na po. Paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Yesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Aming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Dennis at Rolando na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, paggalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Mayong nagtipayan kanyang pagkalinga, Ama, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang karya. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang alisagana, sa panahon ng digmaan at kahulugan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag kaniyang pagkalingat, Ama, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian.